The Real Untold Story of Josephine Bracken. Ito na po yung mga nag-aabang ng kung kailan ulit ako gagawa. At ito na, napaka-importante at napakasaya na digital series sa iWant po yan. You play po director and Josephine Bracken po dito? Yes, ang role naman dito ni Eugene Domingo, yung hindi ako yun ah. Ay director na ako ngayon ng isang historical film na The Real Untold Story of Josephine Bracken. Mm-hmm. So, Eugene, paano ka napapayag na from blockbuster hits na dalawang part niya ng Babae sa Tiktok, digital series na ngayon ang part 3? Eh, kasi diba uso na yung digital series ngayon. So, updated tayo. Kailangan sumasabay at sumasakay. Tsaka kasi, kailangan din nating, alam mo yon, ma-reach ang mas maraming tao. Na minsan, ang time lang nila to watch movies or series ay sa iWant na digital. So, sali tayo dyan. Pero mas nataas po ba yung pressure or main ka ba po ba na gawin yung series lalo na bago nga po yung medium po? Lagi namang may pressure sa paggawa ng kahit ano. But this time, I am more excited kasi alam ko, mas 7 episodes kasi siya eh. So, parang mas ang kapal ng pupuntahan, ang layo, ang exciting, at I'm very sure mas marami kaming maaabot na market. How does it feel working with Tony Labrusca? Ang saya niya. Si Tony Labrusca, bukod sa physically, ang sarap niyang panoorin, sorry, ang sarap panoorin ni Tony Labrusca, he's very cooperative. Although, may tawang-tawa siya kaagad eh. Ang hiling niyang tumawa. So, pero nung sinabi ni Direk na kailangan intense na tayo dito, dramatic na yung kailangan attack mo kasi si Jose Rizal dito ay iba na yung ano, yung medyo may confrontation na sila ni Josephine Bracken ng konti. So, na-deliver naman niya yung dramatic demands. Mr. Jun, before kasi halos lalakan ng pahinga, sunod-sunod, mga projects. Pero ngayon, mas, kumbaga, mas payapa. Mas payapa. Tama, so, mas relax, chill. So, kamusta yung difference? Do you like it better now? Or yung before na sobrang... Sobrang sunod-sunod yung trabaho. Yung career. Sakto lang naman ang mga timing. Iba naman yung energy noon sa energy ngayon. Iba rin ang requirements noon. Iba rin ang fulfillment. Tama lang ang mga timing. At this point in my life, tama rin ang dating ng digital series ng Babae sa Septic Tank. I really enjoyed it and medyo natutuwa ako kasi kahit na pressure ako, parang nararamdaman ko na I'm still here. Mm-hmm. And after here. And after nito, pwedeng yung alam mo, maging sunod-sunod ulit mga projects, may possibility na ganun. But are you open to that ano, to that kind of you mean another digital series? Or maybe or movies. Projects? Or movies. Sunod-sunod the projects. Depende. Depende na. Depende sa material. Parang mas masarap gawin yung gusto mong gawin. Masarap gawin yung gusto mong gawin. Like this series, gustong-gusto ko talagang gawin, but mahirap siya. But now that it's finished and ready to be downloaded, I am excited to watch it. Hindi ko pa kasi napapanood. But while doing it, we were all enjoying. We were all bonded. And we really believe na importanteng material itong ang Babae sa Septic Tank 3 na mapanood, sabi nila, ng millennials, ganyan. Ang sa akin naman, I have nothing to say about yung mga millennials or centennials or whatever. I think all of us are, yeah, I think all of us are, should be aware of our history. Miss Virgil, alam ko na you're happy with your love life right now. Ay, thank you. Kamusta po? Wala, may brother na ba to level up? Settle down. Magpakasal? Hopefully. Mm-hmm. Hopefully, yes. Lahat naman tayo, di ba, nangangarap ng kapayapaan pagdating sa aspeto ng settling down, ganyan. But as of this moment, really, I'm very happy and very thankful na ayun na nga. Nasundan na itong Babae sa Septic Tank. Marami rin na kami si Kimi Dora. Kung sakali ba mag-aaral pa rin ng part 4 ba? Part 4. Lola ni Kimi Dora. Hindi natin masasabi.
Kasi hindi ko rin naman nasabi na magkakaroon ng part 3 ang Septic Tank. But anything is possible now, especially with this kind of platform. Mm-hmm. Yeah, diba? Maybe in the future or some other material. Advantage ba kapag foreigner ka sa boyfriend? Naka-promo siya. Na-distract kasi siya. Ano ba maganda kapag ng showbiz at foreigner ang boyfriend? Hindi pa naman kasi ako nagkaroon ng boyfriend na Pilipino? Na Pilipino na showbiz or yung ganito kaseryoso. Eh. Pero, di ba may sinasabi sila na, alam mo, ikaw pang foreigner ka. Saan naniwala pa sa inyo? Hindi naman ako nagpa-carried away sa ganon. Kaya lang, hindi ko rin talaga alam kung ano ibig sabihin na, alam mo, ikaw, kaya hindi ka nagkakaroon ng boyfriend o ng asawa dito sa Pilipinas, pang foreigner ka eh. Parang hindi ko alam ano pa talaga ibig sabihin ng pang foreigner ka. Sa akin naman, binase ko lang sa, nung nakita ko siya yon yung gano'n. Pwede namang hindi siya Italiano, pwede siya Pilipino siya, naging Italiano siya, sinundan ko siya. For the record, how many years? 3 years. Wow. How you will describe the 3 years relationship? Ang saya. Ang saya, ang sarap. At saka, tamang-tama lang, hindi naman kami yung masyadong nagmamadali sa lahat ng bagay. Sakto lang, bata pa naman kami. Siya, Miss Eugene, nakasalayain kayo sa Italy to Berlin. Are you open to that? Of course. Of course, yeah. Okay. But I'm not saying I'm going to retire as an actress because an actor never retires. Correct. Okay, so hindi naman yung trabahong parang pag 60 years old ka na, pension na, hindi. So, alam nyo naman, you can act kahit hanggang 100. But if it will call for more time to be spending in Italy, then yes. So Miss Eugene, long distance kayo? As of now, yes. Ang sinasabi kasi nila, mahirap daw ang long distance, pero tumagal kayo ng 3 years, paano mag-work ang isang long distance? Sa panahon ngayon na meron kang iba't ibang klaseng application where you can communicate, hindi na problema yung long distance relation. Tapos ipon-ipon lang, promo-promo ng pamasahe, makakarating rin kayo doon, magkikita rin kayo. And you also have to be creative. Kasi minsan din, di ba, hindi naman talaga yung distance ang problema ng endurance ng inyong life, ng relationship. Minsan kahit magkatabi kayo, hindi naman kayo nagmamahalan. Miss Eugene, clear lang po natin, hindi pa po kayo engaged pero napag-uusapan na po ang kasal or engaged na po kayo. Sorry to ask. Paano ko ba papaliwanag to? We're almost there. We're almost there. It's like he is my life. Indeed. And you will say yes kapag nag-propose siya sa kanya? Sorry? You will say yes agad. Agad-agad. Agad-agad. Nasa tamang edad na po ako para magpakasal. Ano pa bang iniingatan niyo sa akin? Okay. Pero sa ano niya po naintindihan yung work niyo? Hindi naman po siya may bet or bad. He is a fan. He's already been watching Asian films and he's seen me in Kumidora and Septic Tank in Italy in the Italian film festivals there for Asian films. So bago pa man kami naging bago ko pa siya siniduce, siniduce talaga, kilala na niya. Pakainvite na po mga kapamilya, lahat po kayo na nag-subscribe ng I Want, malapit na po July 17, ready for streaming na po ang Babae sa Septic Tank 3, The Real Untold Story of Josephine Bracken, with me of course. Thank you so much, I Want. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much.